Guys, good morning. So welcome back again to my channel. So yun nga guys, today is Friday and then so today may trabaho ako guys and isa lang yung isa lang. Hi guys, good morning. Kumusta? May buntag, may adlaw no. So today is morning here in UK. Umaga dito sa UK at saka ano tawag nito guys, mag-prepare ako ng lunch ni Tim kasi may trabaho ako today. So gagawan ko lang siya ng lunch para pag wala ako dito mamaya hindi na siya magano guys, magdisturbo kay Mr. Ba. So magawa muna ako ng So yun nga guys, so magawa ko ng ano guys ni Tim ng lunchbox kasi nga pag wala ay pag Friday kasi guys yan yung ano ko yung teamwork ko guys kasi yung Friday yan yung ano ba yung contract hours ko pero sa isang week isang basis lang ako nag-work talaga hindi ako like full time part time dati dalawang basis sa isang linggo pero ngayon isang basis na lang kasi nga may work may ano eh walang kasama si Tim although mayroon naman si Mister andyan naman kaso lang hindi naman siya kasi talaga pwede na mag look after sa kay Tim kasi nga diba may trabaho siya so kailangan na andyan ako that pero yung contract hours ko talaga guys once in a week lang tapos yung mag may mga available nga yun pinapasukan ay pinatrabahuan ko pag pinatawag naman nila ako. Kaya, dito sa YouTube guys, itong YouTube na to, umaasa din talaga ako na magkakaroon ng alam nyo na, yung sahod ba? Pero wala eh. Walang sahod guys, kaya masasikat. Wala tayong masyadong views. So, wala tayong sahod. Pero, sa ngayon, pinagtatagaan ko na lang mag-upload. Maybe one day. Anyway guys, so ayan, maggawa ako lang ng sandwich. Tapos lagay ko yan siya dyan. Tapos may ano ako dito, pepperami. And then my fruits. So maglagay ko siya ng ano guys. Apple at saka raspberry tim, no? Sa katimpi. Apple and raspberry. Do you have fruits tim? So ayan, kumakain kasi siya ng toast. Alef, ganyan. Ayan. Lagay ko siya sa... Ano guys, lunch box. Tapos, lagyan ko ng notes na sabi ko for lunch. Saka yung snack naman niya, alam niya yung snack niya. Tapos na akong gumawa ng pagkain ni Tim. So, kain muna ako ng breakfast ko bago ako mag-work. So, yung breakfast ko today is waffle. Ano, napaka-high sugar nito. So, carbohydrates and unhealthy food. So, yun kasi yung gusto kong kainin basta pagtrabaho ko guys kasi yung ano ba, high sugar, then high energy para sa akin. So, alam ko it's not good pero hindi naman ako kumakainin everyday. Ano lang, like pang every other day or pag nag-work talaga ako kumakain ako ng ganun kasi yun nga, high sugar, matagal akong gutumin. And then, ayaw kong kumain guys ng, yun nga, agahan, like pagkain, like rice, kasi hindi na ako sanay dito kumakain ng rice pag umaga, kasi useless lang, ako lang naman kumakain, lalo akong tumataba. So, kumakain na ako ng rice guys pag lunch time or dinner time. So, yun yung time na talaga kumakain ako ng kanin. Pero pag umaga, dati, nung unang salta ko dito, yun ginagawa ko. Pero nung, ano, tawag nito, habang yung, ano, lumipas ng mga taon, hindi ko na nasanayang kumain ng kanin sa umaga. Bihira na lang. Siguro kapag may kasama akong, ano, Pilipino, Pilipina din, siguro, pag nayayaya din, ayan, mas gana ko kain, mas gana yung kain, di ba? So, guys, kamantin yung victim kay ang going soon. So, of course, di mawala ang kape, guys. Okay, copy is life. Pampagising ba? Pampagising. No, finish na. Tapos guys, so ayan na yung waffle. Tapos lagyan ko siya ng maple syrup. Alam nyo ba yan? Mas, ano din siya, mas, meron din siyang sugar. So, sugar dito din.
So more on sugar talaga siya, guys. It's really unhealthy, guys. Hindi siya unhealthy. Unhealthy siya kay, no. Pero kailangan ko siya, guys, kasi yun yung parang energy ko ba. Kadala ko gutumin. So yun nga guys, tapos na akong kumain. So ayan, maglagay lang muna tayo ng moisturizer sa mukha. Palaban lang ito sa Nivea moisturizer. So guys, ito guys, kasi guys, mura lang to siya. So mura lang yan siya. Is ano siya guys ba, yung day cream lang good. Tapos, ito kasi yung ginagamit ko guys pag nag-work siya, nag-work. Or ano ba, yung tawag na to, mostly everyday. Mostly everyday. Pag umalis lang naman ako. Yan. Yan yung gamit ko, guys. Pang takip sa mga nakakataging, nagtataging. Mga ano ba, mga lagom-lagom. Lagom-lagom. Ano kasi, guys, wala kasi dito, alam nyo na, walang pang paputi dito. So, mga ano lang siya, guys, mga pang-anyo. So, this is very, ano lang siya, guys. Oh, moisturizer na with tint. So, gamay lang good siya para ma-cover ang mga but yun, naglalagay lang ako kasi may kasama na tong you know, moisturizer. Ganun. So, guys. So, dito lang ako naglalagay ay parang yung sa kusina kasi, guys, dito ako nag ano ba? Para yung, dito ay yung makeup place. Makeup place, hindi makeup place. Dito ako nag-aayos ng sarili sa kusina minsan. Kasi may salamin dito eh. Oh, tingnan nyo. Hmm. Diba? So, ayan. Guys, tapos na akong nagsuklay. So, ayan. Sa likod. Hmm. Ang pambansang hirdo. So, guys, kahit ganito yung trabaho natin, guys. Di tayo pwede mahiya, no? Sinasabi, ay, ganyan lang pala trabaho mo. Tiga lang, alam nyo. Kahit ganito lang yung trabaho ko. Okay lang naman. At saka, kahit pa paano, pinapasahod naman ako ng maayos, no? Hindi kagaya sa atin, di ba guys? Hindi nga nakaabot minsan ng minimum wage. So, okay lang. Pagtsagaan lang muna. Ano kasi yan, guys? Kahit ano pang klase yung trabaho mo. Tapos, hindi naman maganda yung mga, ano ba, pakikisama ng iyong mga manager at saka mga boss. Pag, ano siya guys, pag ganyan, ayaw mo talaga magtrabaho sa kanila. Kahit gaano pa kaganda ng work mo, pero kahit gaano pa kahirap yung trabaho mo, tapos yung mga kasamahan mo is mababait, yung managers mo are, ano yung mababait din sa'yo, no? Kaganahan ka talaga mag-work doon. Kaya sa akin, kaya siguro nagtagal ako dito sa yung ano ba, supermarket dito sa amin. Kasi yun lang yung malapit. So, naalis na. So guys, andito na ako guys sa pinag-workan ko. And then, nakapark na din ako. No? Char kayo, no? Anyway guys. So, yun nga. So, dadagdagan ko lang yung vlog ko kanina. Kasi nga, alam ko, hindi na ako makadagdag mamaya. Kasi, yun nga, wala ako sa bahay. And then, hindi din ako makapag-vlog dun sa loob. So, dagdagan ko lang siya kay para ma-upload ko sa bukas. No? Anyway, guys. Merong nag-comment pala. Si Nanay nag-comment. May nag-comment dun sa previous video ko. Yung kasunod nito. Nung kasunod or before nito, no? So, yun nga, tahimik dito guys kasi, dito kasi tahimik kasi nasa countryside kami nakatira. Countryside, so parang sa atin, ano ba, barangay city o ana. So, unami sa, murag, ano ba, probinsya, no? So, pero hindi naman, ganito naman talaga dito kasi talaga sa UK, sa England, no? Ganito talaga siya, tahimik talaga siya guys. Kapag sa city ka naman, okay lang din, pero kahit city ka, tahimik pa rin kasi wala kang makikita na kagaya sa atin ba na grabe yung saya, yung mga ano-ano na lang, di ba? Dito kasi guys talaga, okay lang matahimik. So, lalo na ngayon guys, kasi yun nga, pandemic. So, walang mga kaganapan. Unlike before talaga, nung wala pang pandemic, di ba? Nakagagala naman kami nila.
Ate Jenny, nagkikita kami nila, no, yung iba kong kaibigan, nagbaband kami, pero sa ngayon talaga hindi kami pwede magband, magbanding, magkita, guys, or magpunta sa mga syudad or mga city or mga unsa din ha, kasi bawal. At saka may fine, guys, may fine. Pag non-essential, guys, mag-fine sila ng 200 to 500 pounds. I'm not sure kung yan yung ata yung nabasa ko, pero di ko sure. Basta may fine, may ano ba, guys, makabayad ka, no? So anyway, guys, and then yung sinabi ni nanay na hindi ko ba naisipang umuwi sa Pilipinas, alam niyo kasi ganito yan, kapag umuwi ako sa Pilipinas, anong gagawin ko dun? And then sa panahon ngayon, hindi, mahirapan ka din mag-uwi, kasi kung mag-uwi ka din, pagdating mo dun, quarantine ka na, ubos yung holiday mo na instead of 2 weeks lang, tapos maubos pa ng quarantine, di ano, wala na kay time magbakasyon, kay nahurot rag quarantine. So there's no point, guys, no. So ayun nga, nay, so tahimik talaga. And then na paano ko nakayanan yung pagtira ko dito, go, no? Paano ko nakayanan? I mean, nasanay na kasi ako, nasanay na ako na natahimik. Pero dito kasi nung hindi pa pandemic nga, nakakalabas naman talaga kami. Sa ngayon lang talaga is ano, parang isang taon na walang labas-labas. Yung doon lang palagi sa yung pinaglalakad-lakadan namin. Daghan ang explanation. Rason, guys, na bakit ang tahimik dito sa amin. Kasi nga, nakatira kami sa countryside. Pero alam nyo ba, guys, yung mga tao dito, hindi din sila mahilig sa mga ano, maiingay. Lumalabas lang din yan sila kapag day off nila, pag nag-grocery sila, pag may okasyon. Pero hindi kagaya sa atin na halagala ng gala kahit walang pera. Dito kasi talaga, guys, more on ano, work. Kasi kailangan magbayad sa mga bayro noon, mga bills, mga etc. din ha. So, minsan lang, pag August talaga dito, August, yun yung mga holiday season, yun yung mga tao na, yung mga tao dito kadalasan pag August is nagbabakasyon sa ibang bansa, sa ibang, you know, like sa Philippines or sa Thailand or whatsoever. Basta, no, Asia country mostly or sa other Europe country like sa France, sa ano, sa Italy, yung mga may mga, o sa Spain kasi malapit lang yung beach, no? So yun lang yung mas mura nilang pupuntahan. So yun yung ma-share ko. So madalian na to, guys, kay papasok na ako. So yun yung video natin for today. So that was the reason na bakit tahimik sa amin, kasi nga nakatira kami sa bukid, sa countryside. But mostly sa mga tao dito, nakatira talaga sila sa tahimik kasi dito sa ano, countryside, mas peaceful, no? So lalo na ngayon, mas peaceful talaga kasi nga walang ano, yun nga, pandemic. So guys, I hope you had a nice weekend and thank you so much for watching this video, and I hope na andyan pa rin kayo, guys, kay kunti lang baya kayo mo. So guys, thank you so much. Thank you, nanay, sa imuhang pangutana, and then maybe next day makapag-upload din ako. See you.